Isang maligayang hapon po ang aking pagwati sa bawat isa na sumusubaybay sa School of Church Builder. Sa hapon pong ito ay biyaya po ng Panginoon na tayong lahat ay may kalakasan at patuloy pong protektado at patuloy pong may mabuting kalusugan. At salamat din po sa pagkakataon na ipinagkaloob ng ating butihing mentor, spiritual father at vision keeper ng SCB na si Pastor Wilbert Butial kasama po ang kanyang butihing may bahay, si Pastor Hasmin at ang technical team po sa pangungunan ni Pastor and Mrs. Archie Basarte. Pagpalain po ng Panginoon ang hapong to at tayo po ay manalangin. Aming Ama sa Langit, salamat po sa pagkakataong ipinagkaloob mo upang makapagbahagi at patuloy pong makatanggap ng mga sariwang revelation from your word. Salamat po sa patuloy mo pong biyaya na matanggap namin ang aming portion sa hapong ito. Thank you, Holy Spirit, for teaching us. In Jesus' name we pray. Amen. Sa oras pong ito ay nais kong talakayin ang breaking the cycle. So may mga cycle po sa buhay natin na kailangang ma-break kahit po tayo, lalo na ngayong tayo ay Kristiyano na at may personal na relasyon sa Panginoon. So sa hapon pong ito ay yun pong breaking the cycle of broken intimacy ang akin pong tatalakayin. So, may pagkakataon po ba sa buhay nyo na kayo ay naging masyadong concern sa affirmation or acceptance, hindi lamang ng inyong mga mahal sa buhay, kundi ng bawat taong nakakasalamuhan nyo? At may mga pagkakataon po ba na nag-i-struggle kayo sa na kayo yung gusto nyo yung laging kayo yung center of attention or yun pong kayo yung laging pinakamagaling, pinakamahusay sa anuman inyong ginagawa na at ikayo yung talagang laging hinahanap at lagi kayo pong binibigyang parangal ng mga taong inyo nakakasalamuha or sa isang organisasyon or even sa church ay patuloy pong kayo ang napapansin. Ang galing mong kumanta, ang ganda ng boses mo, ang galing mong mag-drums, ang galing mong tumugtog. Yung mga ganong klaseng appreciation or yung affirmation na kayo po ay tanggap. O yun pong driven ng fear ng rejection. Yung bagang may mga pagkakataon na ayaw mong gawin ang mga sabihin na natin hindi mo masyadong ginagawang mga bagay dahil ayaw mong ma-reject, ayaw mong ma-disappoint sa mata, lalo na po ng mga sabihin na natin sa mga bata ngayon, online education na kayo or yung schooling. At nakikita kayo ng nanay nyo at isang magandang bagay po yun na nakikita kayo ng magulang nyo habang kayo po ay nag-aaral at naiga-guide po kayo. At kaya lang may mga pagkakataon talaga na kung hindi po tayo handa sa ganitong klaseng mga pagbabago sa ating pag-aaral, pwedeng mas gusto ko si teacher, mas gusto ko nasa school, mas gusto ko ang face-to-face. So, meron pong mga pagkakataon na kaya natin nararamdaman ito ay dahil po dun sa yung pong deep insecurity. Somehow po, hindi ko sinasabing lahat, pero may mga pagkakataon sa buhay po ng isang tao, siguro may iba-iba lang tayong level ng insecurity sa ating buhay, lalo na kung ang paniniwala po natin na kaya lang tayo lovable or kaya lang tayo tanggap ng mga tao ay dahil ikaw ay mabuti, ikaw ay may ginawang maganda at wala kang ginagawang mali, pero wala, hindi naman po totoong walang taong walang ginagawang mali or nagawang mali. Pero yun pong pinaka-root po nung atin pong insecurity ay yun pong desire talaga natin ng intimacy. At yun pong intimacy ay wala pong
ibang makapagbibigay nito kundi ang atin pong Panginoong Jesus. So, sa inyo po bang o sa atin po bang buhay Kristiyano, sa pulong tinanggap natin ang ating Panginoong Jesus at yun pong patuloy na paglakad natin na kasama ang Panginoon, meron po ba kayong ginawang habit to imitate or maging intimate po sa ating Panginoong Jesus? So, how much of your time are being spent in being aware? Every day po, we have 24 hours. Being aware of His presence and yung pong siya po ay nasa sa atin. So, depending on what they are, our habits can either break us or make us. We become what we repeatedly do. At yan po ay sinabi ni Sean Covey. So, your habit will eventually make you. Katulad po nitong ginawang nilakaran po natin more than a year ago na yun pong family altar. Although, sabi nga po sa mga ibinahagi ng mga ibang tagapagsalita, may mga tumigil na, may hindi na nagpatuloy, at meron naman po talagang nagpatuloy at patuloy pang nagiging nagkakaroon ng iba-ibang paraan kung paano ginagawa ang family altar, either by sharing muna, may worship, then before nung talagang prayer. Sa amin pong mag-iina, may mga pagkakataon na after ng family altar namin, biglang may magte-text or mag-chat na kailangan ng prayer. So, kung may ginagawa po yung isa, kasi minsan yung kahit work at home ka minsan hanggang gabi. Yun. So, magyayaya po ako kung sino po yung available at ipapanalangin po namin kahit tapos na po yung aming family altar. So, yung pong isang biyaya ng Panginoon ay makita natin na nais po ng Panginoon na tayo po ay maging intimate sa Kanya. At isang bagay po na makita natin na sabi nga po yun pong familiarity is knowing about God. But intimacy is knowing God. At ano po ang definition ng intimacy? Sabi nga po ay intimacy is defined as a close familiarity or friendship or closeness. So kung paano pong yung familiarity is knowing about God, yung intimacy po, close familiarity or friendship at yun pong closeness. Paano ba maging close sa isang tao? So, we all long for unconditional acceptance, yung and closeness. We want to be cared for, known, understood, and loved for who we are and not for what we do, what we are, or yung mga bagay po na pwede nating gawin. More po sa longing ng isang tao, yung matanggap ka kung sino ka, hindi yung kung ano ka at ano yung maibibigay mo, ano yung magagawa mo, kundi yung mismong buong pagkatao mo, na yung buong pagkatao mo ay pwedeng mabago dahil sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus na hinahayaan mong gumawa sa buhay mo. Sabi nga po ni Pastor Wilbert, di ba? Christian life is not easy. It's impossible without the help of the Holy Spirit. Hindi po natin kaya on our own na ipamuhay yung buhay na gusto ng Panginoong Jesus. But it takes our cooperation para po mabago ang ating buhay at even yung ating kabuhayan na hindi po tayo manatili doon sa ating mga dating kinalalagyan. So, kung paano po nasa isang relationship ay nais po natin na talagang yun pong full attention ng ating mahal or minamahal ay nasa sa atin,
Nais din po ng Panginoon ang ganong relationship sa atin. Proverbs 3:6, sabi po dito, "In everything you do, put God first and He will direct you and crown your efforts with success." Dito naman po sa The Message version ng Proverbs, Proverbs 3 verse 5 to 12, ang sabi po dito, "Trust God from the bottom of your heart. Don't try to figure out everything on your own. Listen for God's voice in everything you do, everywhere you go. He's the one who will keep you on track. Don't assume that you know it all. Run to God. Run from evil. Your body will glow with health pag ginawa po natin ito. Your very bones will vibrate with life. Honor God with everything you own. Give Him the first and the best. Your barns will burst. Your wine vats will brim over. But don't, dear friend, resent God's discipline. Don't sulk under His loving correction. It's the child He loves that God corrects. A father's delight is behind all this." So, isang biyaya po ng Panginoon na makita natin na yun pong pagkokorek ng Panginoon is part po ng kanya pong pag-ibig sa atin. So, pursuing intimacy with God doesn't exempt us from problems, trials, or suffering of any kind. Pwede po tayo nagsasuffer mentally, emotionally, relationally. But in the midst of the problems or trials na atin pong kinakaharap ngayon, yun pong ibinahagi ni Pastor Joe about sa yun pong pagkakaroon ng takot. Dahil sabi nga po hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa kinabukasan. Pero isang bagay lang po na alam natin na ang Panginoon ang may control at siya po yung in charge sa lahat ng nangyayari dito sa mundo. Even po sa midst ng troubles or trials or yung pong takot, kung meron man tayo, sabi nga po we have peace. At isang bagay po na makita natin, sabi nga po sa Ecclesiastes 5 verse 12, "The sleep of the laborer is sweet, whether he eats little or much. But the full stomach of the rich person does not allow him to sleep." At makita po natin na bilang bahagi po ng pag-iingat sa atin pong katawang lupa na templo ng Banal na Espiritu, huwag na po tayong kumain ng heavy meal after po ng 9 p.m. dahil hindi na po makakabuti sa ating katawan yon. At isang bagay po na makita natin na yun pong pag ginagawa po natin to, kasama po na ino-honor natin ang Panginoon. Sabi nga po, walang magagamit ang Panginoon kung meron pong sakit ang ating katawan. Paano pa tayo makakasabihin na natin na sumakit lang yung ating lalamunan? Siyempre, mahirap ka na magsalita. At patuloy po na sa pandemic na ating kinakaharap or na kinakaharap ng buong mundo ngayon, talagang yung pong awareness ng pagiging kailangan na sa mabuting kalusugan po tayo lagi, at patuloy pong pinalalakas yung atin pong mga i-regenerate yung cells sa ating katawan para po maging lalong malakas yung ating immune system na inilagay na ng Lord sa atin. May panlaban na po tayo. Yun nga lang, dahil po sa kung ano-ano mga pinagkakakain natin at kung ano-ano po yung mga toxic na naisa na lalanghap or yun na ipapasok sa ating katawan, kailangan po nating mag-adjust even po sa kung paano yung ating pangangalaga. At yun pong pagdating po sa pagtulog, sabi nga po dito sa Psalms 121 verse 3, "He will not allow your foot to sleep. He who watches over you will not slumber," or yun pong hindi magre-rest, hindi matutulog. So kung tayo po ay secure sa ganong paniniwala at patuloy pang pananampalataya na ang ating Panginoon na hindi natutulog,
Dahil yung pong siya po yung nagbabantay sa atin, alam niya po ang lahat ng mga pangyayari sa ating buhay. Sabi nga eh, wag na lang nating tuklasin yung mga bagay na yung bagang mga bagay na hindi mo naman ma-explain at hirap kang intindihin. Pag nakita na lang kayo ni Lord, saka mo tanungin kung ano yung gusto mong malaman. Kung paano pong si Haring David ay makita natin po ang kanyang declaration ng faith dito po sa Psalms 27 verse 1 and 2. Sabi po niya dito, "The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? When the wicked came against me to eat up my flesh, my enemies and foes, they stumbled and fell." So even po yung sabi nga sa panahon natin ngayon na ang Panginoon yung ating light at salvation, kanino po tayo matatakot? Hindi po tayo binigyan ng Panginoon ng espiritu ng pagkatakot, but of power, of love, and of self-discipline. Kaya i-exercise po natin yon, lalo na po yung self-discipline. At mahalin po natin, hindi naman masamang magmahal ka ng sarili mo. Okay? So, pagmahal mo ang sarili mo dahil alam mong nilikha ka ng Panginoon, ay patuloy mo rin iingatan yung vessel na kanyang gagamitin. At dito po sa Psalm 27 verse 3, "Though an army may encamp against me, my heart shall not fear. Though war may rise against me, in this I will be confident." So, isang bagay po na makita natin kung paano si Haring David na sa kabila po ng mga panahon na kailangan po niyang makidigma at may mga sabihin na napitin pong mga paglalaban sa kanyang kaharian. Pero dahil alam niya kung sino po yung nagtayo sa kanya at naglagay doon sa kanya sa kanya pong posisyon, at kilala niya ang Panginoon sa kabila ng marami niyang pagkukulang bilang tao, ay makita po natin na siya po ay yun pong hindi natakot or hindi natatakot anuman ang mangyari. So tayo po ba ay naniniwala na ang Panginoon ay gusto ng Lord na makilala po natin siya? Hindi, kilala ko na pastora si ang Lord. Gaano mo kakilala? Diba? Sa isang tao nga lalo na kung kilalang kilala mo, dighay pa lang eh, kahit na marami yan, kahit na nasa handaan yan, dighay pa lang eh, kilala mo na kung sino yung mahal mo or sino yung patuloy na lagi mong ini-spend yung panahon mo kasama siya. Sa mga mag-asawa, yung dighay, yung tawa pa lang, yung ubo pa lang, o pagkasamid pa lang, kilala mo na kung sino yung asawa mo sa karamihan. Tama po ba? Okay? So, ang hindi mo lang, ang malilito ka lang ngayon, ay, ewan ko sa inyo kung kayo po ay nalilito, dun sa ringtone. Kasi minsan, magkakapareho yung ringtone, hindi mo alam kung yung cellphone mo ba yung nagri-ring o yung cellphone ng kasama mo, malimit ho kasi ako mag-commute. So, yun po yung nakikita ko at na-oobserbahan ko kasi minsan ako napapadukot din sa aking bag ko at para tignan lang kung yung cellphone ko yung nagri-ring. So, isang bagay po na nais ng Panginoon, naniniwala ba kayo na gusto ng Panginoon na makilala natin siya ng mas malalim at mas personal? At alam nyo ba kung anong iniisip ng Lord para sa inyo? At nais nyo pa bang kung alam or kilala nyo na ang Panginoon, mas gusto nyo pa ba siyang makilala sa isang mas malalim na paraan? Kung paano pong sinabi ni Pastor Joe na huwag po nating baliwalain yung mga small beginnings.
Dahil lahat naman ng bagay na malaki nagsimula sa maliit. So even yung pananampalataya natin, even yung mga bagay na pinagdaanan natin sa nakaraan, ay yun po yung naging dahilan kung saan na tayo naroon ngayon. At yun pong kung nakilala natin ang Panginoon sa isang paraan na yung konti lang, gaano na po lumaki at gaano na po natin na minahal ang Panginoon. So, do I make a daily effort to understand God? Yun pong His nature, His goodness, His purpose, His love. Every day po ba or daily effort po ba or kung kailan ka lang nasa problema or kung kailan mo lang siya kailangan. Okay? God is interested and is there for us when everybody else is running in a different direction away from us. So you are loved by God as you are. At makita po natin yung pagiging gaano ka-interesado ang Panginoon sa atin. Dito po sa Matthew 6:30-33, the Message version po ito. Sabi nga po, if God gives such attention to the appearance of wild flowers na atin pong nakikita, lalo na po sa halaman ni Pastora Bel, yung kanya pong mga cactus, si alam ko po yung mga plantitas, maging si Pastora Hasmin, ayan. Most of which are never even seen, don't you think He'll attend to you, take pride in you, do His best for you? What I'm trying to do here is to get you to relax, to not be so preoccupied with getting, so you can respond to God's giving. People who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Steep your life in God reality, God initiative, God provisions. Don't worry about missing out. You'll find all your everyday human concerns will be met. So wala pong bagay na hindi alam at hindi po kayang ibigay ng Panginoon sa atin. So isang biyaya po ng Panginoon kung alam po natin na tayo po ay minahal ng Diyos at patuloy pong minamahal kahit po tayo ay nagkakamali. Pero sabi nga po ay huwag din nating baliwalain, kasama po at part po ng kanyang pagmamahal at mga paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa atin ay yun pong pagdidisiplina niya sa atin. So dito po sa Hebrews 12 verse 11, in this all out match against sin, others have suffered far worse than you, to say nothing of what Jesus went through, all that bloodshed. So don't feel sorry for yourselves, or have you forgotten how good parents treat children? Mga anak, makinig po kayo, and that God regards you as His children. My dear child, don't shrug off God's discipline, but don't be crushed by it either. It's the child He loves that He disciplines, and the child He embraces, He also corrects. So kung paano pong bilang tayo po ay biological parents, hindi ba, may pagkakataon na napapagalitan, pero mahal pa rin natin yung anak natin, and part po ng pagmamahal natin sa anak natin, yun pong dinidisiplina natin sila as early as possible. Hindi po yung hinahayaan sila sa kanilang mga gusto. Matutuwa ka ba kung ikaw yung magulang ng isang sabihin na nating nasa lampas na sa hustong gulang na anak, pero nakaasa pa din sa'yo?
na ultimo yung pambisyo sa'yo pa hinihingi. Eh, ikaw ay nasa 70s, 80s na bilang magulang. Matutuwa ka ba nun? Siyempre, hindi. So, kayo mga anak, lalo na po yung mga hindi sumusunod sa kagustuhan ng Panginoon sa kanilang buhay, eh, isip-isip din. So, yung pong pagkokorek sa atin ng Panginoon, ito po ay may rason. So, sabi rito ay, God is educating you. That's why you must never drop out. So, para kang nasa school, ini-educate ka ng Panginoon. He's treating you as dear children. This trouble you're in isn't punishment. It's training. The normal experience of children. Only responsible parents leave children to fend for themselves. Kaya mga anak, wag po kayo matutuwa kung pinababayaan lang kayo ng inyong mga magulang. At matuwa kayo kung hindi kayo binibigyan ng pambisyo nyo. Ibig sabihin, concerned sila sa iyo. Pero kung lagi kang binibigyan, eh mag-isip-isip ka na kung concerned pa yan sa kalusugan mo at kung concerned pa yan sa mangyayari sa atay mo, sa baga mo, or kung sa kung ano man ang maging sa kinabukasan mo, kung concern pa yan, kung pinababayaan ka lang sa gusto mo. Okay? So, yung pong makita natin, only irresponsible parents leave children to fend for themselves. Would you prefer an irresponsible God? We respect our own parents for training and not spoiling us. So why not embrace God's training so we can truly live? While we were children, our parents did what seemed best to them. But God is doing what is best for us, training us to live God's holy best. At the time, discipline isn't much fun. It always feels like it's going against the grain. Later, of course, yan, ito po yung magandang resulta. It pays off big time. For it's the well-trained, yun pong mature, who find themselves mature in their relationship with God. Yun pong hindi bumitaw kahit dinidisiplina ng Panginoon. Yung hindi po inisip na hindi na sila mahal ng Panginoon pag dinidisiplina. Kundi yun pong tinatanggap ang pagdidisiplina ng Panginoon at nagpapasubject sa pagdidisiplina ng Panginoon. At makita po natin dito po sa Psalms 27 verse 4, the Message version, na sabi po rito, I'm asking God for one thing, only one thing, to live with Him in His house my whole life long. I'll contemplate His beauty, I'll study at His feet. So, do we know the Lord intimately and not just intellectually or yung pong head knowledge lang ang pagkakilala natin sa Panginoon? At patuloy po na makita natin dito sa Psalms 27 verse 4 ng NASB, one thing I have asked from the Lord, kailangan may part ka na gagawin kung paano pong ginawa ito ni Haring David, that I shall seek. So we need to seek God in good times, in not so good times, and in troubled times. So all the seasons of our life, kailangan isinisik po natin ang Panginoon. That I may dwell in the house of the Lord all the days, hindi lamang po some days of my life. Minsan kasi tayo, someday lang natin sinisik ang Panginoon. Pag yung kaya pa natin, okay lang, tayo muna, diskarte muna natin. Pero the moment na hindi na natin kaya, saka pa lang natin tatanungin, Lord, ano ba dapat kong gawin? Eh kung sa simula pa lang, bago mo ginawa, sinik mo na ang Panginoon, sabi nga po, eh, di mas magiging smooth sailing ang atin pong lalakarin or yun pong ating tatahaking landas. So, to behold the beauty of the Lord and to meditate in His temple.
So, yung pong behold, ano pong ibig sabihin nito? Ito ay to admire, gaze, look intently. Okay. So, dito po ako nahulog. Hindi naman nahulog. So, ito po yung naalala ko po ito nung first time naming mag-meet ni Pastor Andy noon na talagang bagamat pinintasan ko nga yung kanyang boses dahil sa kanyang pagkanta, pero yun pong pagtitig yan, sa mata pa lang ay talagang yung pong yung pagtutok po ng mata niya, napansin ko yun kasi bagong attend lang, yung pagtutok pa lang ng mata niya, abay, talagang hindi naalis yan, feeling beautiful. Okay. Siyempre, hindi na ho kami bata noon. Ako'y 21 na noon. Okay. So, yun pong, ganun po, nais ng Panginoon. Yung atin pong pagmamahal at yung pong ating pagtitig sa Kanya, yung i-behold natin siya. Yung bagang kahit saan dako ka mang agpunta, nakikita mo yung gawa ng Panginoon, na-appreciate mo, na-appreciate nyo ba yung ganda ng buwan, ng ganda ng bituin sa gabi, syempre, sa gabi dito, okay? At makita po natin na yun pong kahit tayo po ay nagta-travel, kasi mula po dito sa amin papuntang transport hub, may mga bukid ako nakikita, lalo na na-appreciate ko lalo ngayon, yung mga baka, at doon ko naalala yung prophecy about sa baka, okay, di ba, yung pinakita po kay Dr. J, at yun pong beauty of God, yun pong His goodness, hindi lang po yung kung ano po yung ginawa niya sa atin, pero isipin niyo po kung gaano yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabi nga minahal niya tayo, siya yung una nagmahal sa atin, kaya tayo natutong magmahal. At yun pong to meditate in His temple, yun pong makipag-fellowship ka sa Panginoon. Gaano po kayo kadalas mag-fellowship sa Lord? O baka mas madalas pa kayo makipag-fellowship sa inyong mga kabarkada, mas madalas pa at mas mahaba pa yung usapan nyo online. Pero sa Lord, pahapyaw lang, nagmamadali pa, at pagkatapos ay nalimutan na. Sabi nga po, merong isang tao na kanya pong binigay po ng kanyang magulang ang isang jewelry box. Okay. So, hindi po niya tinignan yon. Hindi niya agad tinignan. Pero, kasi nga, siguro sabihin natin, luma na yung pinaglagyan. Pero nung time po na dinala niya yon sa pina-appraise niya po kung magkano yung value ng jewel na nandun po sa loob, ay sabi nga po, priceless. So, ganun po dapat ang treatment natin or yun pong yung value na ng Panginoong Jesus sa atin, na priceless po ang Panginoong Jesus dahil sa kung sino siya. Lalo na po yung ginawa niya sa atin para tubusin tayo sa ating kasalanan, para po tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan, at even yung pong mansyon sa langit na ipinirepair niya para sa atin na makakarating lang doon. So, ito po ay tinanong ko sa aking dalawang dalaga. Sabi ko, halimbawa may boyfriend ka. At yung boyfriend mo, malapit na kayo magpakasal. At sinabi niya sa'yo na mahal ka niya. At nung tinanong mo, ilang percent mo akong mahal? 99% mahal kita. Para kanino pa yung 1%? Reserve yon dun sa ano, yung dati kong girlfriend. Hindi ko naman mahal yon. At wala naman akong planong magkaroon ng sexual relationship sa kanya. Pero yung 1%, naka-reserve pa rin. So, naka-reserve pa rin yung 1% para sa kanya. Sabi ko, pakakasalan nyo ba yung boyfriend nyo? At sabay pong nagsabi yung dalawa na hindi.
So, kasi, lalo na po sa isang babae, ang gusto niya, 100% na mahal siya ng kanyang mapapangasawa. So, nung sumagot po silang hindi, isang bagay na tinanong ko, kung tayo bilang tao, gusto natin, siguro yung mga lalaki, gusto nyo rin 100% ang ibibigay sa inyo ng inyong mga asawa or mapapangasawang babae, di ba? Yung pagmamahal, hindi lang yung ano ha, hindi lang yung inasahan nyo silang maging domestic helper nyo. Helpmate po ang inyong asawang babae. Pero huwag nyo namang iasa lahat, lalo na kung may mga kaya naman kayo gawin on your own. Kasi hindi naman po natatapos sa pagpapakasal or pagkakaroon ng asawa yung mga responsibilidad nyo po sa inyong sarili. Unless na sabihin natin magkaroon kayo ng disability na talagang kailangang alalayan kayo. Pero kung kaya rin lang po ay yun pong pinaka assignment po ng asawa ay sa asawang lalaki at asawang babae, hindi po sa asawa ng iba. Okay? Sa atin hindi po sa kaya po isang ikinatutuwa ko doon sa School of Church Builder at yun pong naging kasama po sa pagka may mga lakad ang mga pastors. So meron pong grupo ng mga pastor na puro lalaki lang sila at meron naman po na kasama yung kanilang mga asawa. At isang bagay po na even yun ay patuloy ko rin pong ibinabahagi sa aming mga mag-asawa sa church na kung saan man na pwedeng kasama kayo ng inyong asawa. Hindi ho ibig sabihin na wala kayong tiwala. Pero kasama po yun na yung pong protection na kailangan yung gawin. At isang bagay po na natutunan ko rin sa aming pagsasama bilang mag-asawa. Siyempre, nagkaproblema din. Pero isang bagay po na even ngayon, ay sinabi ko na ho ito doon sa boyfriend ng isang anak ko. Sinabi ko sa kanya, alam mo, mas gusto ko mahalin mo ang Panginoon kaysa sa mahal mo yung anak ko. Bakit po? Eh, yun ho yung prinsipyo eh. At yun ho ang nais ng Panginoon na mahalin po natin siya ng higit kanino man. Diba, meron nga sinabi sa Matthew na kung mahal mo ang iyong ama, ang iyong ina, ang iyong anak, nang higit sa akin, hindi ka karapat-dapat sa akin. So, kung nais ng Panginoon na 100% mahal natin siya, evaluate natin ang ating sarili, gaano ba natin kamahal? Ilang percent ba ang pagmamahal natin sa Panginoon? So, yung isang bagay po na makita natin na yung pong ilan po sa atin yung nakakaalam ng how valuable Jesus is to us? How do you express yung pong intimacy at kasama po? Can you be truly truthful, completely truthful to God? Sabi po dito sa Psalms 26:2-3, the voice version. Put me on trial and examine me, O Eternal One. Search me through and through from my deepest longings to every thought that crosses my mind. Your unfailing love is always before me. I have journeyed down your path of truth. So yun pong salita ng Panginoon, yung path of truth. Yun po yung kinakailangan natin. At dito po sa Isaiah 43 verse 10. The Passion Translation, Yahweh says, "You are my witnesses, my chosen servants." Bawat isa po sa atin. "I chose you in order that you would know me intimately, believe me always, and fully understand that I am the only God. There was no God before me, and there will be no other God after me." Bukod tangi at nag-iisa lang po ang ating Panginoon. So, God wants us to be interested in Him, to know who He is, to believe in Him, and be close to Him.
And He desires this not out of selfishness, dahil hindi po madamot ang ating Panginoon, but knowing that being with Him is what is truly best for us and in our lives. So, may pagkakataon po na yun pong isang bagay po na nabanggit ko noon kay Pastor. Siyempre, sa mga mag-asawa, kahit po Kristiyano na, kahit pastor pa, hindi po naiiwasan, nagkakaroon ng pagtatalo. At nung may time po na nagkaroon kami ng pagtatalo, isang bagay po na binanggit ko sa kanya. Kasi hindi na po yung stand ko o yung pong sinabi ko sa kanya ang ginawa ko. Pero yung pong isang bagay na nasabi ko sa kanya, pasalamat ka, mas mahal ko ang Lord kaysa sa mahal kita. So, yun po yung, kasi pag mahal mo ang Panginoon, hindi pwedeng hindi ka susunod dun sa gusto niya. Kahit ayaw mo, okay? Di ba? May mga pagkakataon, sabi nga, yung pumumahal po natin ang ating pastor at sinusunod po natin, kahit hindi natin naiintindihan, yun po yung patuloy na pinapangaral po sa atin ni Pastor Wilbert. Kahit hindi mo naiintindihan, sumunod ka lang. Even sa Panginoon, kahit hindi mo naiintindihan yung pinapagawa sa niya sa iyo, sumunod ka lang. Dito po sa Psalms 139:3-4. You are intimately aware of me, Lord. You read my heart like an open book, and you know all the words I'm about to speak before I even start a sentence. So, bago pa po natin na sabihin, you know every step I will take before my journey even begins. So, yun pong journey of faith natin. Yun pong sabi nga ni Pastor Joe, yun pong yung step up faith. Bago ka pa mag-step up dun sa pananampalataya mo, alam na ng Panginoon yun. Kaya makakapagpatayo ka ng bahay, makakapagpatayo ka ng church. Yan po yung nangyayari sa atin pong mga sabihin na natin na patuloy po nag-step up of faith at kasama ho kami doon. Okay? Yung pong makita po natin na dito sa scripture na to, God is interested in us at in who you are. He knows you, He can finish your sentences. Ano ba man yung sasabihin mo, alam na niya yung ending nung sasabihin mo, either na kung nagre-reklamo ka, kung sumasama ang loob mo, i-pour out mo lang. Huwag ka mahiya sa Panginoon. Kung nahihiya ka sa mga kasambahay mo, edi maghanap ka ng isang lugar na ikaw lang at ang Panginoon ang nagkakarinigan at nagkakaintindihan at nailalabas mo ang lahat ng laman ng iyong puso. Yung pong makita po natin na ma-experience natin ang atin pong Panginoon ay patuloy na nagmamahal at patuloy po na interesado sa atin. So, ang tanong po, am I interested in God? Do I believe that God wants me to know Him? So, kasama po dito yung pong knowing how He thinks and feels about me. Ito po yung isang bagay na makita natin na yung pag may sabihin na natin naisip, nasabi, may ginawa kang alam mong hindi nalugod ang Panginoon, gaano kabilis kang magsisi at bumalik sa Panginoon. Hindi naman po ang Panginoon natin ay lagi po tayo tinatanggap. Sabi nga kung sino tayo, kung ano tayo. Kaya lang, pag pinabayaan mo yung guilty feeling at hindi ka naghangad na mabago naman, na maging yung kalugud-lugud ka sa Panginoon at hinayaan mo na lang na lamunin ka ng kasalanan, kapatid, nais ng Lord, manumbalik ka sa Kanya. Nais niya na patuloy mo siyang hanapin. Patuloy na maging intimate ka sa Panginoon.
tanungin mo din ang sarili mo, do I want to know God? Kasi po, sabi nga eh, may mga Kristiyano na Kristiyano lang sa nguso, pero hindi naman sa puso. Kaya nga may evaluation ngayon na kailangan mong gawin. Meron ba akong personal na relationship sa Lord? O naging religious lang ako? Kasama po na kailangan din nating makita yan sa ating sarili. Baka naging religious na lang tayo at hindi naging righteous sa harapan ng Panginoon. Sa sobrang familiar. Pero hindi ka naging intimate sa Lord. So, yun pong daily effort natin na makilala ang Lord. Na pwede mong kantahin, Lord, I want to know you more. At maging prayer po natin yun. Hindi lang kanta. So, God's unfailing love allows us to walk on His truthful path. Deceit and denial are roadblocks to experiencing intimacy. We will be motivated to be honest with God even when the truth exposes sin and painful emotions. Because we will be confident, we will still be loved after acknowledging them. So, deep honesty begins when I am honest about the thoughts and attitudes of my heart in my relationship with God. So, dito po ako pansamantalang magtatapos at nawa po ay yung pong intimacy natin sa Panginoon. Yung pagmamahal, yun pong pagnanais na patuloy po na everyday Lord, makaniig kita. Everyday Panginoon, maging aware ako sa presensya mo. Nawa po, yun ang maging panalangin natin. At patuloy pong lumalim sa pagkakilala sa ating Diyos na buhay. So, tayo po'y manalangin. Heavenly Father, nais po, tunay Lord, na ikaw po ang nagbigay ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesus. Kaya po natuto kaming magmahal. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga kasalanan. Salamat din sa pagtanggap mo sa amin for who we are. At salamat, Panginoon. Dalangin ko po na ang bawat isang nakikinig, patuloy pong isubmit ang sarili, ang aming sarili sa iyo upang ang iyo pong transforming work ay mangyari, Panginoon, sa aming buhay. Mula ngayon, Panginoon, hanggang sa iyo pong pagbabalik, Lord, lagi kaming mababago at patuloy pong magiging masunurin, magiging intimate, Panginoon, sa iyo. Salamat po, aming Ama sa Langit. Ikaw po ang patuloy na mangusap, manguna. At salamat, Lord, even, O God, sa mga broken relationship. Salamat po na ikaw po ang magme-mend ng mga broken hearts, O God, broken relationships, even in the ministry, Panginoon. Patuloy ka pong mangungusap sa bawat isa na magpatawaran at patuloy pong magtanggapin. And thank you, Father God, na patuloy po, Panginoon, na sa second coming ng church, makita mo po, Panginoon, a prevailing church, a governing church, Panginoon, at matuloy, Lord, na ang iyo pong destiny, Panginoon, ay maranasan po ng bawat isang sumusunod at nagpapasakop sa iyong kalooban sa pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayo ng mabuting kalusugan, payapang puso sa pangalan ni Jesus. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching and see you next streaming.